Ahoy! Kamusta mga wrap-up bits? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to, magpapakanton tayo tungkol sa tinatawag kong asa paka. Ano nga ba ibig sabihin ng asa paka? Ibig sabihin itong asa paka na parang tanga. Ibig sabihin itong asa paka ay Alexonse Sisa Systematic Strategic Peso Cost Averaging. Sa ibang term, ito ay Rapid Short Term Stock Investing. So ngayon, sa pakanton na ito ay magkakaroon ka ng idea na hindi mo kinakailangang totaling patayin ang sarili mo sa kaka-day trade and scalp. Ngayon, sa Philippine stock market, nagmo-move ito. Hindi kasi tulad yung nakikita natin dito na grabe mag-move crypto o yung forex. Nagmo-move ito na katulad ng pagong. Bago pa magkaroon ng pandemic, pagong ang style ng takbuhan ng Philippine stock market kasi sa ilang milyones tayo sa Pilipinas, kokonti lang yung may alam, yung nag-i-invest at nagte-trade. Kaya usad pagong. Pero ang tanong, usad pagong, wala nang pagkakakitaan, hindi ka nakikita. Kahit mismo ngayong panahon na kaso we are still under pandemic tapos heading or under recession pa. O isang katutak na crisis na nangyari sa buhay natin, buong mundo. Paano ka nga ba mananalo dito kung halimbawa, isa sa talaga mo, yung sinasabi kong asa pa ka? Alexonse, Systematic Strategic Peso Cost Averaging aka Rapid Short Term Stock Investing. So usually sa forex o sa crypto, pwede kang bumase sa gitong klaseng charting system na kaso meron kang 1 hour, meron kang 30 minutes, may 5 minutes dito, at may 1 minute ka. Pero usually, kay stocks, forex, and crypto, ang mundong pinaglalaro mo, usually dapat babase ka pa rin sa standard thinking na MA20. May iba-ibang klaseng formulation para manalo ka bilang trader. Okay? Bilang trader sa stock market, sa forex, and crypto. May MA20 na formulation, may MA7 na formulation, may MA5 na formulation. Bahala ka sa buhay mo kung saan yung dapat mong pagnasahan dyan na formulation. So ngayon, sa loob ng MA20, may pinag-uusapan na historical data. Yung historical data stands for what? DAR. Ano ibig sabihin ng DAR? Daily Activity Report. Sa ibang term, ano? Past Transaction. Na-guess nyo? So, yan yan. Napaka-importante as investor man o lalo na day trader scalper ka, marunong ka sa historical technical analysis. Historical data na technical analysis o historical na usapan, okay? Basta mga DAR o past transaction ng kung anong klaseng tinatrade mo, stocks, forex, and crypto. Pero sa video na ito o sa pakanto na ito, magpo-focus tayo sa idea ng asa pa ka, which is maglalaro ka sa mundo ng Philippine stock market na keso usad pagong. Okay, paano nga ba diskarte? So usually, titignan mo yung MA20. Ano nga ba nangyari? Example, ganito. Okay? Kukuha tayo ng kung anong klaseng stocks sa Philippine stock market. Gamit natin ang ating Alexonse Pro Dashboard. Just in case, medyo nahihiwagaan ka sa nakikita mo ngayon dito. Ito yung ang aking Alexonse Pro Dashboard na kung saan included sa aking online masterclass. Kung gusto mo pang matuto ng whatever shit na kagaguhan na rinig mo at nakikita mo rito, bahala ka sa buhay mo na mag-avail ng aking Alexonse online masterclass. Basahin mo na lang ang aking whatever shit na budol-budol na ads sa aking Facebook, sa YouTube, sa lahat ng every fucking where online. Okay, so ngayon, punta tayo sa may AZEN. Hanapin natin yung stock na AZEN. Dito sa Alexonse Pro Dashboard, may early detection, prediction, projection o may daily forecast na rito. Kumbaga sa ibang salita ay, ito ay pang-advance. Okay? Pang-power user, pang-advance na investor and trader. Ginagamit ito ng mga pang-advance tao.
pagdating sa gitong klase, ano, hindi lang sa crypto, hindi lang sa stock, hindi lang sa Philippine stock market, kundi pang crypto at pang forex rin ito. So gagawin ngayon natin, burahin natin ID yung ano dito, yung record, at i-reset natin ito. Reset natin at kukuha tayo ng historical data ng pang Philippine stock market, which is kinapin na natin yung historical data. Burahin natin ito kasi naka US stock market ito, which is yung Apple. So ngayon, pag in-check ko to, pwedeng pang forex and crypto. Pero pag naka-check ito, nakalagay dyan PSE, pang Philippine stock market. So gawin natin, import tayo. Okay, may kita ngayon natin na andito na itsura nung kung anong klaseng stocks na nilagay natin, which is yung AZEN, di ba? Ayan, automatic nakasalita dyan, AZEN. So eto ngayon, may kita ngayon natin dito, almost the same shit na nakikita natin dito, na kaysa may candlestick, di ba? Usually, sa nagpa-forex, crypto, whatever, nag-ano ka, trade ka, usually, eto nga yan, pwede kang mag-multiple chart, 1 hour, 30 minutes, 5 minutes, 1 minute. Diba? Para makita mo lahat ng time frame para mas lalo mong matsyempohan. Ngayon, pagdating sa Philippine stock market, lalo-lalo na usad pagong nga ito, hindi para patayin mo sarili mo sa kakaisip ng kung anong klaseng time frame. Since usad pagong ito, parang useless na ano, bumase ka pa sa per hour o lalo sa per minute. Ang magandang basihan, since usad pagong pala itong kupal na ito, eh per day. By days kang babase. May kita ngayon natin dito. Yung panahon daw dito ay ito yung MA1 hanggang MA20. Okay? Para mas maintindihan natin yan, tignan natin historical data. Okay, ito yung historical data. Na the same set na nakuha natin dito na may historical data, di ba? Yan, historical data ng Bitcoin, di ba? Ngayon, kinuha natin kanina, historical data ng Philippine stock market. At ito na nga yun. Nakita natin, fully loaded na information na kung saan date, open, close, high, low, change, percent change, range, value, volume, VWAP, volume weighted average price, pati yung percentage ratio na kung saan napaka-importante na mismong aking tinuturo, literal process sa aking online masterclass. So ngayon, may kita ngayon natin, mag-a-analyze tayo kunyari netong candlestick. Ano nga ba itsura? Okay, basic technicalities. Dapat alam mo yung falling wedges versus rising wedges. Ito, tapos yung support and resistance. Ito yung support. Ito yung resistance. Ito yung support. Ito na naman yung resistance sa dating resistance niya rin. Diba? Ito rin yan. So ngayon, ito na naman yung support, ito na naman yung resistance, na kasing lapit lang nitong resistance na to. Ito na naman bago nating support, at ito na naman yung resistance natin, which is itong resistance na to is the same set na process na mula dito papunta dyan. So i-ano natin, i-enlarge natin para makita mo ng husto. Enlarge natin. Okay, so ito ngayon yan. Teka, ba't nyo ito? Dapat tumitiklop yun ah. Ah, tumiklop na itong ano natin, hindi nag-hype. So nakikita ngayon natin, okay. Simula dito, magkano ang presyuhan dito? Nasa 551. Tapos dito, magkano na? Nasa 6 something. Sipin mo na lang. Dito sa MA1. Okay. Tingnan natin para makita nyo yung numero. Okay. Teka lang ha. Wala pala yung one dito. Okay. Hindi na lang. Ito yung MA1 hanggang MA20. Pinaka-lowest point niya sa loob ng MA20, ito. Pinaka-highest point niya sa loob ng MA20, ito or ito. Parehas lang yan, tutusin. Ngayon, para mas maintindihan mo yan, tingnan mo dito sa historical data kung ano nga ba yung itsura noon. Magkano nga ba pinaka-highest dito? Which is nakasulat daw dito, yung pinaka-highest ay 625. Yung pinaka-lowest daw dito ay nasa 546. So ngayon, kung isipin mo ngayon yun, 6.25 minus 5.46. Taka. 5.46. So, ayan ang naging difference. Sa loob ng MA20, dito ka sumabit, bumitaw ka before MA20, eto sumatotal na profits mo. Yan ang magiging sumatotal na considered naka-schedule profits mo. Kung kukumputin ngayon natin, 79 cents yung potential pagkakitaan. 100% na potential mo pagkakitaan. Ngayon,
Nabili mo dito na lang, kunyari kasi pinaka-highest and lowest dito sa MA2, yung pinaka-highest ay 568, pinaka-lowest ay 546. Sabihin na lang natin, nabili mo ng saktong 565. 5.65. Bumili ka ng at least 10,000 share. Pag-abot dito sa MA20, ang naging highest 625, naging lowest 611. Putsa, kahit hindi na natin isipin yung lowest na 611, kahit lalong hindi na natin dapat isipin pa yung 625, isipin na lang natin yung 6 pesos. 6 pesos mo, binenta, take profit sa action, 10,000 share. Yan ang profits mo. Pang tangang kita, 2,796 peso and 22 cents. Ulitin-uli natin yan sa ibang calculator natin. Alex on sa slick calculator. Okay. Sabihin na lang natin ang puhunan mo ay nasa 70,000 pesos. Okay. Nabili mo ngayon ng 5.65. Okay. Bumili ka ng 10,000 share. 5.65. Yung puhunan mo 70,000. Nabawasan ng 56,666.68 at naging balance mo na lang ay 13,800. So, matotal na kapital mo ay 56,666.68. Eh, kaso nga, ito nga, lumalabas mula dito katumira sa loob ng MA20, kinalabasan 625 ang highest, 611 yung lowest, pero nag-take profits ka sa 6 peso. Yan, ang kita mo, 2,696, I mean, 2,796 and 32 cents. That's like almost 5% ng kabuang kapital mo na 56,666.68. 5.93% ang iyong naging profits by percentage at 2,796 by value. May makikita ngayon tayo dito na loss, lahat ng kulay pulang numero. Tapos yung gain, lahat ng kulay perding numero. Kung nag-appreciate o nag-depreciate yung dinakma mong 565 at 10,000 share, ito na magiging market price kung nag-appreciate, lahat ng kulay green. At ito na magiging market price kung halimbawa bumagsak, lahat ng kulay red. At yung mga temporary gain and loss mo, nakasulat dito sa may P&L base sa kung anong klaseng percentages ang iyong tinamaan. Ngayon, since clueless ka sa usapang ganitong klaseng investing and trading ko, no, dapat maintindihan mo yung standard thinking ng karamihan taong kung sino nagtuturo ng kung anong klaseng bagay-bagay sa mga ganitong klaseng mundo. Ang stop loss, cut loss, standard thinking, 10 to 20%. Okay? Stop loss, cut loss, o kaya yung magte-take profits ka, okay, para masecure mo kita mo, mga ganun lang din, 10 to 20%. Pero ang diskarte, ganito yan. The more na maliit ang kapital mo, lakihan mo yung assumption mo sa pag-take profits. The more na malaki ang iyong kapital, the more na leta mo ang iyong pag-take profits. Kunyari, good example, ito, meron kang 10,000 shares at 565 na binili. So, panalo ka ng 5%, 2,796 na yon. What if, meron kang puhunan na nagkakahalaga ng, kunyari lang, ha, meron kang puhunan ng 300,000 pesos. At bumili ka, imbis na 10,000 siya sa 565, bumili ka ng 20,000 or 30,000 sa 565. So, sumatotal na naging capital mo, 170,000 pesos. So, yung 300,000 pesos na puhuna mo, may sukli ka na lang na 13,333.32. Ngayon, yun nga, kagaya siya sabi natin kanina, dito ka bumili, sa loob ng MA20 na formulation ng binanatan mo, MA20 na formulation, dito ka bumitaw o before MA20 is either way. Nag 625 na high, nag 611 na low, pero take profits ka na lang 30,000 share sa 6 peso, kita ka ng 4.93%, katulad pa rin kanina sa 10,000 share, pero this time mas malaki ang profits mo sa less than 5%, which is 8,388
and 97 cents. Na-guess nyo ngayon, kapag nag-assume ka ng 10%, eh puta, malaki yung 10%. Eh no, 17,000. By that time, ang magiging market price nasa around 620-something. Walagay ngayon natin. 620. Okay, sa 620, 14,000, no? Eh di lalo na nakalagay dito, 10% daw, 628 o 629. Lagay natin, 29. Pak, o, 17,000 is the same set of process na computation calculation. Heads up sa'yo na nakasulat dito sa percentage ratio measurement, aka risk and rewards. Na-guess nyo? So ngayon, kahit anong klaseng pagtasa at pagbagsak niyan, wala ang gagawin kundi mangkolekta lang since nag-i-invest ka nga. Short-term rapid stock investing. Dito ka tumira, tumaas, panalo ka na, basta bumagsak. And andito yung average mo, dito ka bumili, dito ka bumili sa area na ito. Dito ka bumili. Tumaas, may gain ka na. Pwede ka na sana mag-take profit. Eh, bumagsak. Bumalik sa almost katulad ng average mo. So, yung dapat mong kitang malaking geto, lumeta na. Naging kita mo, eto na lang, malit na lang dito. Kasi eto yung average mo. So, sumototal ang kita mo mula dito, papunta dito sa candlestick nito. Pero eto yung average mo. Ngayon, tumaas, di ka nag-take profit, bumagsak. Pagbagsak na yan, collect more. Tapos sumakit dito, mas maraming amount of shares kaysa yung unang mong bili dito. Yung bumagsak, bumili ka uli dito, mas maraming amount of share. Kaya yung pagbalik dito, pag-retest dito sa resistance ito, ito, mas malaki nakita mo kaysa yung unang pag-akit dito. May kita ka, pero hindi ganun kalaki. Pero yung bumalik dito, nangolekta ka ng more shares at nag-retest sa may resistance, mas malaki nakita mo. And then after that, medyo bumagsak ng konti, pero malayo na yung binagsak niya. Malayo ang ano, mataas pa rin yung binagsak niya kaysa sa dati mong average na nandito lang. Okay, tapos umakyat uli, mas mataas na ito kaysa dito. E di lalo na bumagsak uli, tapos umakyat uli, mas mataas na ito kaysa dito. Bumagsak uli, tapos umakyat uli, pak-pak-pak. Sa loob ng MA14 hanggang MA20, nag-trade range sideways na yung presyo dito. Take profits na. Rapid, short-term, stock investing, using ASAP ka. Alex Sonses, systematic, strategic, peso cost averaging. Na-guess mo yung idea na hindi mo totally kinakalaan patayin ang sarili mo sa kaka-day trade all the time at lalo-lalong hindi para patayin mo sarili mo sa kakatingin ng whatever shit the time frame katulad dito 1 hour, 30 minutes, 5 minutes, 1 minute tapos o kaya 1 month, 1 week, 1 day, 24 hours, 16 hours, 8 hours, you see the way. Na-guess nyo? Since usap pagong nga kasi itong Philippine stock market, you don't fucking play sa whatever set na time frame, maglalaro ka by days. At yung by days na yon ang basiya mo, MA20 na laruan. Since usad pagong nga ang Philippine stock market, kaya yung may pandemic o wala pang pandemic. Na-guess nyo? Tapos, ito pa nga yung mga panahon na magandang tumira sa Philippine stock market. At ang babanata mo sa Philippine stock market, yung nilalaman ng PSEI, Philippine Stocks Exchange Index. Okay. Titirahin mo yung PSEI na naglalaman ng top 30 companies aka blue chips. At yung mga blue chips na yan nagre-range sa mga business field o category from telecom to financial, to holdings, to industrial shit, mga ganun, bahala ka sa buhay mo, di ba? Siguro naman, gets mo na yon. So ngayon, binigyan ko kayo ng some kind of short-term na information o idea paano ka mananalo sa Philippine stock market kahit usad pagong siya, doing ASAP ka. Alex Sanchez, systematic, strategic, peso cost averaging, blah, blah, blah. Okay. Ngayon, mapapansin ngayon natin dito sa historical data. May historical data na usually sinusulat ng pa-vertical katulad nito. Ngayon, kung titignan natin kung pa-vertical to, ano kaya sa palagay mo mas madali mong ma-analyze? Yung pa-vertical o pa-horizontal na geto na mas madali mong makita full details? Kasi pag dito tayo sa, kunyari sa historical data, galing mismo dito sa may PSE man o sa dito sa Investagram, hanapin natin yung ASEN. Makikita ngayon natin, yung itsura ng historical data sa Investagram, mas maganda-gandang tignan kesa sa PSE. Ha?
hindi mo ma-depreciate o hindi mo ma hindi mo ma-ano eh, maihiwalay yung idea asa yung gain and loss dito kung panay puti lahat to. Versus dito sa Investagram, mas madali mo makikita alay yung araw na panalo siya at alay yung araw na talo siya sa pamagitan ng pagtingin ng kulay pula at kulay red, kulay berdeng numero. Which is the same shit na process na mismong ni-recreate ko o dinevelop ko dito sa aking Alex Onse Pro Dashboard na mismong included sa aking Alex Onse Online Masterclass na nagkataon, naka 25% off ito, naka promo hanggang sa katapusan ng taon na ito, balak sa buhay mo kung gusto mo mag-avail dyan. Okay, so sa loob ng MA20, siyempre, geto yan, sa loob ng MA20, i-analyze mo ng gusto. Ilang beses itong natatalo at ilang beses itong nananalo. Kunyari example, itong lahat ng candlestick, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Up, 11 na talo. Ilan yung panalo? Yung lahat ng kulay berding o yung kulay blue numero na yan, o which is berding numero yan. Sige, para makita natin kung ano yung kulay niyan, baguhin natin yung kulay. Yan, para mas maintindihan mo. O kaya dito, sa traditional na thinking na kulay. Para wala yata dito yung traditional kulay. Okay, gawin natin, geto, yan. Okay, alam mo na agad yung bullish signal, yung mga kulay green o yung uptrend at yung kulay pink yung downtrend. So, lahat ng kulay pink na yan, yan ang talo. At lahat ng kulay green na yan, yan yung panalo. Ngayon, it's the same thing katulad nito. Ngayon, makikita natin, lahat ng mga record na itong mga talo na ito, itong talo na ito, it's the same process, itong tatlong araw na talo na ito, ito ngayon yan, itong dalawang araw na talo na dito, tapos itong inang multiple araw na ito, talo dito. Di ba? Ito, break even lang kututusin dito, kaya tatlo lang, imbis na apat ang record dito. Tapos ito, dalawang talo, na-guess nyo, so, maghahagil ko ng total gain versus sa total loss. Magkano total gain, magkano yung total loss. Doon babagsak idea, yung automatic detection, prediction, projection, all the way sa forecast niya itong Alex Onse Pro Dashboard. Sinasabi dito agad, sa loob ng MA20, ang total depreciation value lalabas dito, MA20 o MA7. Eh kaso nagkataon, nagsarado ang Philippine stock market, nagsarado ang ASEAN nang panalo siya. So wala siyang mako-compute dito na total loss. Okay? So kumbaga parang wala siyang kinakailangang i-recover. So ngayon para magkaroon tayo ng idea, punta tayo dito sa chart at hanapin natin yung ASEAN. Okay. Pag hinanap ngayon natin itong ASEAN dito sa chart nito. Gete mo ngayon siya i-analyze. Okay? Ano nga ba itsura nito sa loob ng MA20 o sa loob ng few months from the past, di ba? So ngayon, kung magko-compute tayo dito, okay, per day na transaction na ito, mag-compute tayo ng ilang panahon. Usually, mga 19 bars, that's considered MA20. So hanapin ngayon natin, date range. Okay, mula dito, pinaka dito, hanggang 19 bars. Okay, kaso marami na yun, 37 bars yun, 19 bars lang, which is considered MA20. So, ito yung MA20. Okay, ito yung MA, considered na MA20. Kung bibilangin natin yung candlestick, oh, diba? Para sa mga tanga lang, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, dito tayo, 20. Okay, 19, makikita natin, 19 bars, 20 days yan. So, ngayon, ano ba itsura neto sa palagay mo? Uptrend, downtrend. Common sense, nakasulat na nga dyan yung ano, yung moving average na kulay puti, tapos yung VWAP, walang ginawa yan, kundi ang naging trend, pataas. Yung past transaction, ano ginawa? Walang ginawa, kundi panay pabagsak. What do you fucking think will happen at any day sa mga following days? What's gonna happen? Alam mo mag-bounce back yan katulad yan, 25% na binounce back mula dito papunta dyan. Na-guess nyo? Gumagamit tayo ng Fibonacci na nagsisilbing tape measurement pang usapang demand and supply game. Ngayon, kung naita mong panibagsak inabot nito mula dito papunta dyan, it's like 100% di binagsakan. I expect mo na mag-bounce back at least 25% something. Pero usually, 25 to 50% lagi, 50% patas ang ina-aim yan. At tasa around below 25% pa lang tayo. Just imagine how much money you can make kung sumampak ka pa rin itong linggo na to sa
ASEAN. Na-guess nyo, kung sumampa ka dyan, ano pa kaya potential na mangyari kung sumampa ka dyan sa ASEAN this week? O kaya kahit next week, di ba? Ngayon, since alam mo considered upward yung momentum nito, paano mo ngayon malalaman ang potential tatamaan yan kung you never knew how to compute, calculate moving averages? Tapos, kulules ka pa sa usapang 52 weeks and 52 weeks high, percentage pang 52 weeks high, at kung anong klaseng kabalbalan pa rito, di ba? Pero yun nga, para mas maintindihan mo, dapat magkaroon ka ng formal training, yung paid formal training, education, mula sa kung sino po siya pala itong guro, okay? Hindi sinasabing formal training, yung nalolod ka lang ng YouTube video, katulad na itong video na ito. Diba? Hindi ba sila, no? Kasi ito, kumbaga, ilan lang ito sa mga demonstration para magkaroon ka ng idea. Lalo na yung mga taong clueless, o baguhan pa lang, yung nais maki-epal, burawsag itong klaseng usapin. Lalo na yung mga taong nagpapakamatay na kasi day trader kuno para makapang-fire ng boss, mag-retire at early age. Hindi basta agad nangyayari yun. Kasi kung di mo naman pala ma-master-master yung simpleng technicality ng stock investing, paano ka magiging wagi sa day trader, mag-fire ng boss, retire at early age? Na i-guess nyo, basic common sense lang, di ba? So ngayon, may kita ngayon natin, sino ba mas panalo dito na naging transaction? Etong past transaction na ito, o ito? Wala pang panalo. Panay talo dito, ultimo dito, talo pa rin yan. So, ibig sabihin, expected, pwedeng umakyat ang presyo at any fucking day, any week. Sa loob ng MA20, pwede pang umunlad ang presyo ng ASEAN. It doesn't fucking matter kahit anong klaseng balita pa globally na kasi may financial crisis, blah, 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 blah. Dapat nga, mas maging ano ka eh, mas maging excited ka nga na may ganun eh. Makikita ngayon natin, patas yung presyo pa. Ito yung 0% pinanggalingan. Ito yung 100% pinanggalingan. Sige, 100%, 0%. Makikita ngayon natin, yung dati niyang pinanggalingan, pak, binalikan niya rito, na-break pa niya. Tapos, repeat niya, yung pagkaka-break niyan, gumawa siya ng mas malala pa dyan. So, the more na bumagsak pa ng mas malala pa dyan, the more na bargain, cheap price, on sales, sumabit ka na sa barat na presyo. Ay di umakyat nga yung presyo dito. Ngayon, eto, sa ilang time frame dito o sa ilang duration time ang pinagbasihan dito, which is ito yung pa-November na tayo, tapos ito yung panahon naman ng April. E ano yung panahon dito? Kailan ito? Kailan itong Asian na kung saan nalugmok? Ito yung mga panahon nalugmok sa yung pumotok ang pandemic. Isipin nyo yung imbis na nagpakamatay kayo, naglumpas kayo dahil sa panahon ng pandemic. Tinira nyo dito, 2019-2020, magkano lang 5 peso, tapos nag-skyrocket dito sa 12-13. 2 peso, 12, ano, 10 piso kinita. Testing natin, binili mo nung pandemic, bumili ka ng, sabi na, 250, 250 times 100,000 share. Ang puhunan mo doon magkano? 250,000 pesos. Tapos naging, sabi na lang natin, 10 peso na lang. Yan. Putang ina niya, almost 1 million kinita mo. Yung panahon ng pandemic, yung pumutok yung pandemic. So ngayon, the same process ang iisipin mo ngayon dito sa kagaya ng ina-explain, dinademonstrate natin dito na kiso, asa pa ka. Pero this time, very short term naman. Kasi ito, inabot ng 2019, 2020, tapos 2021 dito. Isang taon yun. Kumbaga, usapang 52 weeks. Sabi na lang natin, mula dito, 270 something, 280. Yung October 2020. Pagdating ngayon dito, October 10, 2021. O isang taon, 52 weeks. Nag 52 weeks high, nag 52 weeks low, saan kaya pupunta ito kung pa 52 weeks low pa rin ang direksyon? Kung titignan natin, lower trend line, I mean higher trend line, lower trend line, nawasak yung higher trend line, kaya nangyari, nagkaroon ng bagong momentum dito o nagbagong trend. Kaso napindyok agad yung trend dyan, nagkaroon ng bagong momentum ulit dito o ng trend. Tapos napindyok na naman yung trend dito, edi ito na naman yung bago nating trend. Na-guess nyo. Ito na naman yung bago nating trend. Sa much lower, much conservative na movement. So, kumbaga, itong lower trend line, higher trend line,
nire-retest niya rito, but nagpe-fail siya. O may some kind of rejection dito, kaya no fucking wonder, umakyat ang presyo. At yung rejection na yon, yon ang pagnasaha mo doing ASAPAKA, Alexonse, Systematic Strategic Peso Cost Averaging, aka Rapid Short-Term Stock Investing. Habang pandemic, habang usad pagong siya, timingan mo ng per days, per week, o per MA20. Lalo-lalo na sa midterm o sa ibang short-term naman kasi na investing naman, pwedeng 3 months yun, pwedeng 6 months, pwedeng 1 year, mga short-term investing. Pero kung gusto mo, katulad nga na ito, consider na sa MA20 lang ito, sipin mo dito katimira, magkano lang, sabi natin 550, tapos dito 625 na, dun na lang sa ano eh, kalahati na lang ng 125, sabi na lang natin, kalahati na lang ng piso dahil sa ano kinita mo. Kahit kalahati na lang ng piso, ang inasam mo. Bumili ka ng 50,000 share sa halagang 5, sabi natin 560. Eh, nag 6 something doon, di ba? Magkano dito? 540. Sabi natin, 560 mo nabili. O, 50,000 share. Eh, nag 6 ano? Nag 625. Sabi na lang natin, sa 6 peso mo na lang nabenta, 50,000 share. Eh, di panalo ka 16,000 sa loob ng MA20. Mas surebit pa yung kita mo doon, hindi ka pa masyadong stressful, lalong hindi ka basta mapaparanoid doon since investing ang ginagawa mo imbis na killing yourself trying to do stock trading. Na-guess nyo, ilang panahon lang yan. Ngayon, kung tumaas pala ng ganyan yan, sa ibang thoughts and vision, expect mo na magde-depreciate yan since tumaas pala ng ganyan kalaki. Di ba? Kung magde-depreciate yan, pupunta yan dito sa, magre-retest sa 75, all the way sa 50%. So, ibig sabihin, itong 625 na to, pwede magre-retest ito from 6 peso all the way sa 550. At pinaka average na pwedeng bagsakan, nasa 5 piso. 6 peso, tapos 550 hanggang 5 piso, pinaka worst case, magre-retest uli dito. Sa bandang baba, mag-retest. Kasi ito, consider 550 ito eh. Pero pwede mag-retest pa yan ng up to 5 piso. Kung mag-retest ng 5 piso yan, ito ngayon yan. Ito yung, ano, ito yung dati niyang movement. Itong area na ito, ito lang din yan. Ngayon, nasa around 550 yan na nagsisilbing support level. Yung next nating support, ang layo na andito. Di ba? Which is nasa, ano, ang layo na yan, 5 peso, tapos 3 peso, 2 peso, di ba? So, walang ibang pwedeng bagsakan yan kung sakali sa 5 piso na naman. Sa 5 piso kung sakaling babagsak. So, ngayon, dito ngayon yan. Titignan mo ng gete yan. Higher and lower trend line. Ito yung higher trend line. At ano, ito yung lower trend line. Di ba? Ngayon, since ito na pala ng momentum niya, ito yung lower trend line natin. Ito yung higher trend line natin. Na-guess nyo, binibigyan ko lang kayo ng idea paano nga ba tumitingin yan. Pero mas maganda kasi talagang base yan, yung pinaka-fast transaction talaga, i-measure mo ng parang ganito nga. I-measure mo ng ganyan. Usapang demand and supply game. Di ba? Parang gano'n. It's either dyan ka bumase, o bumase ka dito, bumase ka dito, bumase ka dito. Ito yung common nangyayari. Isa, dalawa, tatlo, pak. Isa, dalawa, tatlo, pak. Ah, di ba? Pwede kang bumasi dyan. O kaya, pwede dito ka na lang bumasi mismo. O kaya, bumasi ka na lang sa pinaka-lowest na inabutan niya last time dito. Di ba? Buray natin lahat. Pwede bumasi ka na lang dito. Ngayon, kung bumasi ka sa may dati niyan lowest, wawasakin na. So, kung wawasakin na pala yan, ano next resistance tatitirahan yan? E di malamang, nandito yung next na resistance tatitirahan yan. Kung ano yung common na movement dito, katulad nito, pak, ayan, ang pwedeng next titirahin, which is heading for 650 to 7 peso. Ang Azen. So ngayon, dito babagsak yung idea ng Alexonse Pro Dazzle na may early detection prediction projection.
Makikita natin kung magiging bullish at tatamaan, kung magiging bearish at tatamaan, kung patama ng SMA, WMA, EMA sa mga darating na panahon, ito tatamaan. May projection na dito na kasi ano, may prediction 623, kaya ano pa aking wonder, 625 ang market price ngayon. Tapos yung pinaka-highest for rough estimation daw ay nasa around 618, that's considered 620. Tapos yung pinaka-lowest mga 608. That's around 6.10 up to 6 peso ang magsisilbing, kumbaga nagsisilbing support and resistance itong area nito. Lalo-lalo na may sinasabi nga daw dito na keso itong YX parameter pati yung computation dito almost the same shit ang sinasabi, which is nagsisilbing primary support and resistance na kanyang pwedeng akitan o bagsakan. At the same time may sinakinocompute dito na sa loob ng MA20 o yung moving averages niya ay lumalabas na yung sumatotal na average ay nasa 640-390, that's considered 650. Okay, pagdating sa usapang BWAB, ang kanyang average nasa 621. So ngayon, walang ibig sabihin ngayon mga value amount na yan, kundi is heading for 650 up to 7 peso per share sa mga darating na araw. Sabihin na natin within MA5 or before MA10 to MA20 maximum. Ang tagal na yung MA20 para makarich na ng 7 peso. Di ba? So ngayon, may kita nga natin yung MA20 depreciation value at MA7 depreciation value. Walang nakocompute dyan since panalo nga ito. Di ba? Since panalo siya. Ngayon, kung base sa yung analysis nga dito na keso upward yung momentum, di pa naman nawawasak yung trend dito na pataas, edi expect mo na wawasakin ito, which is walang gagawin itong Kero Market Price kundi 650 up to sa kung anong klaseng past transaction niya dito katulad nito, 680 hanggang all the way dito. Kasi ito, considered wasak na ito eh. Itong area na ito, considered wasak na yan. And next movement dito, next movement dito, next movement itong mga ito na ito. Diba? Isa, dalawa, tatlo, di ba? Yan ang mga titirahin. At pag nakarating na yan dyan, syempre, next na ito i-aim yan, ito. Ito naman, next na i-aim yan, gusto niyan tirahin, ito. Kung halimbawang tinamaan na yan. Kasi ito, magre-retest yan. Magre-retest yan dito. Sa ganyang klaseng measurement. At pag na-retest na ngayon yan, edi ito naman i-retest yan, ganyang klaseng measurement. Di ba? Ngayon, kung hindi papabor sa yung market, eto siyempre, i-retest niya yung past transaction pabagsak naman, which is dito. Pero I don't think so na maglulusaw ng ganun yun. Okay? Ang laki na napitinalo niya sa loob ng 52 weeks. O kung tutusin, grabe na yung ginawa na itong ano. 52 weeks sa tapos 52 weeks low, tapos mababa na value ngayon, is about time to bounce back o mag-recover ng kahit ilang porsyento. Hindi mo naman totally iisipin na recover siya ng super laking porsyento. Kahit ilang porsyento lang okay na. Kaya nga ginagawa mo nga dito, ang technicalis gagawin mo, asa pa ka, short-term rapid stock investing sa Philippine stock market, na usad pag wang, blah, 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 blah. Diba? So ngayon, dapat talaga marunong kang tumingin ng historical data. Marunong kang bumasa, mag-analyze. Katulad na lang nito, meron tayong MA20 dito. May kung anong klaseng computation, estimation, calculation, detection, prediction, projection, o forecast ito. Sa lahat na mapapansin mo itong aking Alexonse Pro dashboard, isang katutak na numero ang meron, di ba? Eh kahit naman sa traditional chart na gito, isang katutak na numero din ang meron dito. Okay? Bukod sa yung mga numero na nakita natin dito, ay ito yung representation nun, ito mga chart na to katulad ng candlestick, stochastic, MACD, RSI, blah blah, di ba? Ngayon dito sa aking Alexonse Pro dashboard, nakapokus siya sa lahat ng value amount, volume amount, percentage, total gain and total loss and everything, nakapokus siya doon kasi yun nga yung basihan mo eh, historical data, mga past transaction aka DAR, daily activity report sa loob ng MA20, di ba? Mas magiging accurate, mas magiging maganda ang iyong success rate bilang trader ka man o investor o whatever, kung anong mong klaseng posisyon gusto mong mangyari sa Philippine stock market. Mas malaki-laki ang iyong success rate kung marunong kang bumasa at umintindi ng historical data, tapos ikaw yung tipong taong logical, tapos magaling ka rin sa technical, tapos samahan mo na rin ng konti kunyaring fundamental analysis, sino nga ba tong Asia na to, ano ba offer na ito, blah blah blah, blah. Ano ba balance sheet na ito, financial statement na ito, nang doctor ba ng financial statement to o hindi, diba? Ano to, madedelis na ba to o hindi, blah blah blah, 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 blah. Diba? Ilang panahon na ba to sa business niya, mga ganun, diba? So ngayon, dito sa Alexonse Pro dashboard, may mga special function or features dito na katulad nito. Mas naiintindihan mo, mas natututunan mo, attitude, character, image na kung anong klaseng stock sa pamagitan nito, mas madaling mo malaman kung ano nagiging movement niya.
So mas madali mo siyang matatimingan doing asa paka o short-term profit stock investing na kung saan hindi para maghintay ka sa pagputi ng uwak para manalo. Kasi yung short-term profit stock investing aka na asa pa ko mo, it can take only maybe a week or two or within MA20, maximum na within 3 months. Okay, within 3 months. Since rapid short-term investing siya, you don't have to spend your fucking life ng 1 year pataas. Since short-term nga eh, di ba? Saan ka nakakita ng short-term ng 5 taon? Yeah. Eh, short-term. May yung 5 years, mga siguro mga mid-term mo yon. Tapos yung mga 5 years pataas, yun yung mga long-term mo. Kunyari, lalo na 10 years pataas, yun yung mga long-term mo. Pero yung gusto mo madali ang panahon, eh nga mga 1 month or less than 1 month, 2 months, 3 months, eh mga short-term investing. Ngayon, kung gusto mo mas mabilisan, yung day trading nga, yung like araw-araw ka nagtitrade na kung saan mas malaki pa ang chances na matalo ka kaysa manalo ka. E di lalo na yung pinakamabilis yung scalping na kung saan pinakamahirap na education, pinaka-expensive na education, yung stock scalping, yung crypto scalping, yung forex scalping. Secondaring mahal na education at mahirap pag-aralan, yung day trading. It will take you like a lot of fucking time just to fucking learn. Majority ng tao, Pilipino man o hindi ibang lahi, ay mas applicable lang usually para sa investing. Lalo-lalo na dito sa Pilipinas, wala namang ganung katalino dito sa Pilipinas, hindi katulad ng mga foreigners, may utak-utak. Okay, kaya nga no wonder poor country tayo, 'di ba? Ang dami nating pobreng Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi nga hindi tayo ganun ka-advanced. Kaya mas since hindi pala tayo ganun ka-advanced, eh mas maganda isakto na lang natin sa kung hanggan lang yung hangganan ng kokote natin. Na kung saan pagdating sa Philippine stock market, mas applicable sa atin yung mag-stock investing ka. Kasi yung patay mo sarili mo sa kaka-day trade. Na i-guess nyo, sana nga sa video na to, nagkakaroon kayo ng idea paano nyo lalabanan o panalunin sarili nyo sa mundo ng market na keso usad pagong katulad ng Philippine stock market. Di ba? Ngayon, makikita ngayon natin, eh, no? Nakikita agad dito magkano total gain and total loss. So, dito sa Alexonse Pro dashboard ko, kinocompute, calculate nyo na yung ano man yung mga importanteng bagay na dapat kinocompute, calculate every fucking day, every single day, every week sa loob ng MA20. Kinocompute, calculate nyo na kung ano yung mga dapat mong isipin. Kunyari, example, ito. Sa loob ng MA20, habang tinitignan natin kunyari dito, sa chart nyong kung anong klaseng stock na binabanatan natin. Habang tinitingnan natin gito, sinasabi na agad sa loob ng MA20, pinaka-highest na inabot niya, 625. Pinaka-lowest na inabot niya, 546. Tapos, 625, 546, nagsarado ng 625. Ano kaya iisipin mo? Kung nagsarado ng 625 yan, sa loob ng MA20, from 546, umakyat ng 625, dun din nagsarado, habang nakikita mo yung chart dito, pataas yung momentum ng ASEN, ano isipin mo ngayon? Doon mo nga ipapasok yung idea ng asa pa ka. Rapid short-term stock investing. Kung tumira ka dito ngayon, this week o ngayong araw, whatever, tumira ka dito, maghintaan ng 7 days up to 10 days, something. Ewan ko na lang kung di ka manalo dito. Tapos ang gagawin mo, minimum na mabibili mo na amount of share, 10,000 para manalo ka ng 1,000. Kasi kung bibili ka ng 1,000 lang dyan, kailan ka pakikita? Kahit mag-appreciate ng 50 cents dyan, magkano ang kita mo? Sige, bili natin ng kunyari lang ha, 625. Inay, kung makakadakma ka pa ng 625, 1,000 share. Tapos kunyari umabot ang presyo ng 7 peso, 1,000 share, magkano lang kita mo? 668 pesos after ano yan? After broker's fee. Eh, what if kung meron kang halagang mga 5,000 shares, meron kang ano, meron kang temporary gain na gito, o magiging profits sa 5,000 share, 3,000. Di ba? So, kung gusto mo talaga kumita agad ng 1,000 sa loob ng 5 days, 7 days, o MA, less than MA20 sa short-term investing katulad ng asa pa ka, 10,000 shares minimum. Yeah, magtingin natin, 10,000 share. Isipin mo, mag 6 peso yan, 6,000. Pag 7 peso yung binili mo, 625. Oh. Eh, kahit mag 650 lang yan eh. Magkano na rin pera mo? Ayan, 650. Yun nga lang maliit. Sa 10,000 shares, pantangang kita lang yung 1,700. So, dapat talaga, aim mo talaga dyan. Pagkabili mo sa panahon nito, nasa ranging from 6, 6.5, 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.20, 6.30. You see the way? Kasahan mo, pinakakulay lahat, 650. Di ba?
pero dapat talaga ang target mo 7 peso. Kaya dito sa Alexonse Pro dashboard, may nakasulat dito saan mo ikakasa take profit sa action mo, saan mo ikakasa yung main target mo, saan mo ikakasa yung GTC mo, saan ka magkakasa sa ASAP account mo. Gets mo? Nai-guess nyo yung idea. Tapos at the same time dito, pwede mo record. Oh, 625. Ay, puta, unang common na magiging resistance, 650. Secondary magiging resistance yan. O secondary o primary resistance yan, 7 peso. Next, 7 something, di ba? 750. Tapos next, 8. Di ba? 8, pinaka-highest and luckiest sa mga darating na parang 10 peso. Di ba? Mga ganun. Ngayon, kung support naman yan, pinaka-collect support, kung 625 yan, alam mo na agad, puta, basic common sense, unang bagsakan, retest, 6 pesos, tapos 550, tapos 5 peso, tapos 5 peso pababa, di ba? 450 pababa. Ganun, iisipin natin, sabihin natin, 4 peso, 450. So ngayon, since meron ka ng gitong klaseng measurement ng support and resistance, potential support and resistance ng kanyang babanatan dito, may measurement ka ng ganyan, habang meron ka ng nakasat talaga na plano dito, ang tipiko, eto. Tapos, pero talaga target ko, eto. Pero i-GTC ko ngayon, just in case busy ako, may ginagawa ko, blablabla, ang katong klaseng drama ng buhay ko, i-GTC ko para pag ito naman, edi sa pool. O kaya, eto nga, yung goal ko talaga, ina-aim ko talaga, gusto kong may achieve, yung ASAP ka, katulad sinasabi ng Alex Onse, hindi ko na nakalampatay yung sarili ko, kaka-day trade, mag-ASAP ako, ito yung value amount ng kasahan ko. Na-gets niya. So, ganun yun. Tapos, siyempre, katulad yan, may nakasulat dito na case of demand and supply game. Magkano ba pinaka-highest and lowest sa loob ng MA20 ng open, high, low, close range and VWAP na sana marunong kang bumasa, marunong kang tumipanan. Sa loob ng MA20, ano ba yung nagiging negative percentage ratio? Katulad nito, ito yung nagiging negative percentage ratio sa loob ng MA20 at yung mga volume and value amount sa loob ng MA20. Binibigyan ka ng idea dito sa Alex Onse Pro Dashboard. Imbis na sana mag-compute, calculate ka ng manually dito, automatically na. Malamang nga yan kung wala nga talagang formal training mula sa kung sinong bihasang guru gaya ko. Kahit kailan, hindi mo talaga maintindihan para saan itong mga nakikita mo, mga isang katutak na numero na malamang nababali ko. Ano ba naman yan? Paano ko iintindihan pa na yung numero? Kulay pula, kulay green, parang Christmas light, di ba? Mukha lang parang mahirap sa iyong intindihin ngayon yan since wala ka pang formal training mula sa kung sinong Poncio Pilato. Okay, maaaring na nosebleed ka pa sa whatever shit na term na kung saan basic na term lang, maaaring nababaliw ka pa. Subukan mo makapag-avail ng paid formal training. Mas maintindihan mo ngayon kung ano ang mga ibig sabihin ng mga nakasulat dito as in every fucking single details ng aking Pro Dashboard, mas maintindihan mo na. E di lalo na kung halimbawa ikaw yung isa sa mga nakikiepal, burao sa crypto trading ng Forex na may sinasabing leverage, katulad nito, naka-leverage yan, di ba? Kung meron kang idea tungkol sa ano, di ba? Kung nakiki-epal burout ka sa crypto trading, yeah, makikita mo din ngayon dito na itong Alex Onse Pro Dashboard ko, ano to, roll into one, stocks, forex, crypto, di ba? Mga ganon. Ngayon, makikita natin dito, may kung anong klaseng computation depth when it comes to crypto naman, di ba? So ngayon, pero usually nga, dito sa video na ito, sa pakanto natin, everything about stock market, ang pinag-uusapan natin, paano mo ma-maximize ang Philippine stock market without killing yourself sa kaka-day trade sa araw-araw. So ngayon, bigyan ko ang good example. Ito, panalo ito ngayon. Wala tayong makitang depreciation value dito. So gawin nga natin, burayin natin yan, kuha naman tayo ng details yung kung anong klaseng stocks na talo. Para mas maintindihan yung ibig sabihin yung MA20 and MA7 na depreciation value. Hanapin natin ASX. Which is talo itong ASX eh. Talo ng konti itong ASX. Kunin natin uli yung historical data ng ASX dito. Okay. Kunin natin itong information ito. Ngayon, ito yung kanina pa to, Apple, tanggalin natin yan. So, ilagay natin ito. Okay, teka lang ha. Mali ito ah. Dito pala tayo, pang ano yun, dito tayo humanap. ASX. Okay. Kasi di, mas gusto ko dito ng ano eh, kumuha ng data kasi mas maganda yung data rito, mas complete eh. Kaya yung dashboard ko, complete din yung mga information na dinidisplay. Kasi pag sa Instagram, di complete yung mga information. So ngayon dito, makikita natin sa historical data,
bukod sa itong sa pinaka main center panel natin, may sinasabi ngayon daw dito, talo siya, may depreciation value sa loob ng MA20. Ultimo yung MA7, nasa negative 174. So, the more na negative yan, the more na malaki yung negative yan, the more na ideal na dumakma, sumabit. Doon mo i-apply yung asa pa ka. Ilang panalo, ilang talo dito? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's like 10 talo, 10 panalo. I-compute, i-calculate mo, sino nga ba mas nagahari sa total gain and total loss? Bukod sa kagilapin mo na rin yung averages ng gain and loss para magkaroon ka ng idea kung kailan ka dapat sasabit at bibitaw doing asa pa ka, aka rapid short-term stock investing, yung asa pa ka na Alex Sonse systematic strategic peso cost averaging. Sa pinakamas madaling layman's term, bili ka ngayon ng whatever set na stocks para lang siyang ibon, ha? Para lang siyang sisiw, kinuha mo ngayon within 45 days, lechon manok na siya. Na-guess nyo, para ka lang nag-alaga ng sisiw na pang lechon manok. Ngayon, kung titignan ngayon natin, ano ba isura nito? Downtrend. Di ba? Downtrend isura nito, bearish. Nang ina niya, recent, kaka-recently lang yung umakit ng ganito eh. Tapos ito, bumagsak. Ito yung 100% na inakitang. Ito yung 0% na pinanggalingan. Tapos, wala nang ginagawa kundi magre-retest sa 25% all the way here. Tapos, sa loob ng ilang panong, katulad lang ng record ng ASIN ito ah. Ha? Bagsak, higher trend line, lower trend line, tapos nag-trade range sideways dito. Trade range sideways. Resistance, support, pag-irita sa support, at pag sadyang matigas yung support na yan, tuluyang babagsak yung presyo. Tuluyang babagsak yung presyo hanggang itatry niyang i-aim uling pamakarating dito. Diba? Pero matagal pa to para tamaan niya agad to. Kasi maaaring bumagsak yan dyan, pero maaaring magbibilo under this area na to, below, tapos saka lang uling magbabounce back ng ganyan. Diba? So, mga ilan sa mga potential. Usually kasi ito ngayon yan. Diba? Maaaring ito i-retest nyan sa pagbagsak. Yan. Ito, maaaring ito i-retest nyan. Yan. Maaaring ayan ang i-retest nyan sa kanyang pagbagsak. Okay. Kung patuloy babagsak na. Pag nakarating na yan dyan, di saka magbabangas. Okay, basta below this area. Basta pag nag-depreciate pa ng masigit pa dyan, yun, pwede nang magbangas pa uli yan. So, ganun yung ASEN. Kaya may kita ngayon natin yung ASEN, lumalabas pa rin, ay titignan natin ha. Ito, bagsak na to, so it's about time na dapat na magbangas back na. Pagdating sa porsyentuhan ng stochastic, dapat bounce back na ito. Pero wala, pabagsak pa rin. May rejection pa rin yung candlestick eh. Antindi pa rin ang rejection ng candlestick. Gumagawa ng lower low, lower high. Okay. Tapos ganyan din yung RSI. Okay. Pabagsak din yung momentum. Kung tutusin dito, dapat less supply na ito. Magiging hindi matataas ang value. Pero hindi eh. Kasi ito yung 0%, ito yung 100%. Mataas pa rin yan. Potentially, pwede pa rin bumagsak ang presyo. Kahit pagsak pa ngayon yan. Makikita ngayon natin, talo siya ng 38 cents. Mula dito sa past transaction na naging 14.36, bumagsak ng 12. Putang laking talo niyan. Yung 12 na yan, pwede mag-retest yan dito sa from 12 to 11 hanggang 10 piso. So, yung bagsakan na yon, siya ang mismong motivation mo. Aabangan mo yung pagbagsak na yon. At dito babagsak idea ng Alex Sonse Pro Dashboard, may heads up ka na kung saan pwedeng bumagsak ang 1262 sa bearish signal. 1252, 1243, 1233, 1224. Walang pinagsasabi dito kundi kung babagsak man ng tuluyan itong ASX. Primaring unang bagsakan niyan, 12. Diyan ka ngayon, mag-GTC as buy collect 12 peso pababa per share ang bilihan mo
ng ASX since pa downtrend. Pero sa ibang Tossen Vision kasi, katulad nito, ang laki ng depreciation value niya. So more on dapat bounce back ang iisipin natin dito imbis na reversal. Ngayon, kung babase tayo, kung magbebet ka, manunugals ka sa bounce back, ikaka-bounce back kuno netong ASX. Geto ngayon yan. Itong 1262 na ito, common na magiging resistance yan, 13. Next, 1350. Next, yung pinaka-recent resistance, 14 pesos. Up to 1450 hanggang pinaka-primary talaga niya na resistance na highest ay 15. Diba? Ngayon, sinasabi ngayon daw dito, ang 25% na bounce back, ang 1262 is heading for 1305. That's considered 13. Gets nyo? Round up to the nearest fucking number. Ngayon, ang ika 50% na success rate sa bounce back ay nasa around 1349. That's 1350 heading for 14. Gets nyo? Sa 75% na success rate na bounce back, ay nandun na nga tayo sa 14 kasi 1392 ito. Ngayon, pag nag 100% na bounce back, ay hanak na puta, pupunta niya sa dating resistance na 14 pesos. Heading for what? 15 pesos. Ngayon, kung downtrend, kung patuloy pa rin lalagpak ito, getong ano, itong negative 174 na yan, bubuin pa niya yung 2 pesos. At pag nabuo niya yung 2 pesos niya, bubuin naman niya 5 pesong talo. So, ibig sabihin niyan, mula dito, kung bubuin niya ng 2 pesos itong negative na to, alam mong it's heading for 12 peso per share. Kulelat, kababagsakan ng ASX. Kung bubuin naman niya ng 5 peso ito, kasi kung nabuo ito ng negative 20, negative 2 peso, edi nasa papunta ng 12 ito. Kung magna-negative ng 3 peso hanggang 5 peso ito, puta, mag-compute ngayon tayo dito, mag-minus tayo ng 2 peso, 10 peso ang worst case kababagsakan. Malawak ang movement, malawak ang bagsakan, 10 peso. Pinaka-worst case scenario, 9 to 8. Mag-minus lang tayo ng ano dito ng 3 pesos, edi 9. 9 o 10 piso ang bagsakan. Basic technicalities ng unang bagsak niyan, 12. Pangalawa, papuntang 11. As primary bagsakan, 10 piso. Pinaka worst case scenario yung bumagsak yan, up to 8 pa. 8. Na-guess nyo, pinaka worst case scenario sa mga darating na araw since pa downtrend pa rin ito. Ngayon, i-analyze mo ng gusto. Pa-downtrend nga ba talaga to sa loob ng ilang panahon? Ano nga ba isura na ito? Trade range sideway, nawasak resistance. Pak! Umakyat. Yung umakyat, nagritas sa may dati niyang resistance na nagsisilbing support ngayon. Pak! Support, resistance, support, resistance, support, resistance, 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 support, resistance. Pak! Nagritas sa may dati niyang resistance na nagsisilbing bagong support. Eto, di ba? Support resistance, support resistance. Pero panay resistance inaabot nito. Kaya nawasang resistance. Pak! Nag-skyrocket. From 4 peso or around 5 peso. Nag-skyrocket sa presyuhang 13. Tapos nag-retest na naman uli sa around 5 peso. And then after that, nag-trade rin sideway uli dito. Tapos na-break na naman yung momentum na trade rin sideway dito. Na-break na naman. Siyempre, kung na-break niya, i-retest niya ito. Ngayon, yung niretest niya, pak! Sa pool na ngayon ito, dito na. Mas umakit lalo yung presyo. Tapos bumagsak. Yung dati nating average na low dito, napunta rito. Average na low dito, napunta rito. Average na low dito, napunta dito. Much lower. Average na low dito, napunta rito. Average na low dito, napunta dito. Dito, dito. Tapos yung dito, 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 dito. Dito, 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 dito. Yan, bumagsak ulit katulad nito. So ngayon, ito na ngayon yan. Ito na naman ngayon ang itatry niyang ano, i-retest na naman yan. Sis, halos malapit na tayo dyan, ay magandang bounce back na yan. Lalo dito, kung na-champion nyo dito, ha? Bounce back na yan. O panalo ka na sana, magkano yung pagkakabanat mo dito? 8 pesos lang. Tapos napunta dito na magkano? Ay, 20. So, doon mo ilalagay yung idea ng asa pa ka. Makakaasa ka. Huwag ka doon sa may asa ka pa. Tangina, wala tayong maasaan sa asa ka pa. Sa asa pa ka, meron.
Yeah. So ngayon, base yon sa past transaction kanya. E paano kung babase tayo sa pinaka most recent record na past transaction? E di pinaka most recent record na past transaction ito. Yung pinaka lowest na bagsakan dito. Nagre-retest yan dyan. Di ba? Pinaka-highest na akyata na andito. Na-guess nyo. Ito yung pwedeng mag-trade ring sideways yan dito. At ito yung pinaka-lowest na bagsakan yan. So, magre-retest yan dyan. Pag nawasak yan, pag-retest yan dito. The more na itong candlestick nakarating na naman uli dito, o lalo na pag nagbilo, ay puta, jackpot, bili, buy, collect. Ang inasala mo yung position ng lola mo. Gawin mo yung ASAP account dyan. Ewan ko na lang kung yumaman ka ng ilang libo dyan, all the way to hundreds of thousands. Lala na kung may pangpuhunan ka ng half million pataas. Yeah, half million pataas na puhunan. So, ganun yung diskarte. Ngayon, usually, hindi mo lang kinakala ng hundreds of thousands. Kinakala mo lang ng malaking kokote at mahabang pasensya at huwag ka masyadong mainipin at atat na kumita agad. You are doing short-term investing, so hindi para i-apply mo yung day trading and scalping kung nag-i-investing ka nga, di ba? Remember, ASAP ka, rapid short-term stock investing, ang ibig sabihin ng ASAP ka, rapid short-term stock investing sa Philippine stock market na partida, usad pagong pa, di ba? Usad pagong. Ngayon, gagawin mo is either mag MA20, MA40, MA60 na formulation gamit ang historical data na kung saan stands for DAR, Daily Activity Report or Past Transaction sa ibang term. Diba? Tapos, sa ASAP ka na yan, babanatan mo yung laman ng PSEI, Top 30 Companies, which is mga blue chips. Pero, isa sa mga pwede mong banatan, katulad yung nakikita mong dinademonstrate ko dito, ASEN or ASEX. O kaya, bumili ka rin ng ibang stocks katulad ng hindi naman nakapalo sa PSEI. Kunyari, yung mga stocks na may REIT. Okay? Mga stocks na may REIT. REIT. Yan. Mga stocks na may mga ganyang klaseng pamagat sa kanyang stock code. Yung may REIT. Ang ganda yan. Kumbaga, nag-invest ka dyan sa real estate. Okay, mga REIT na yan. Tapos, syempre, kung ano yung mga mas applicable sa weather equation current events, yun ang pag-imbisan mo. Okay? Syempre, dapat yung mga kilalang kumpanya ang titirahin mo. Pero may ibang hindi naman blue chips, pwede pa rin naman tirahin. Pwede rin tirahin. Nga lang, dapat marunong kang bumalanse. Bumasa ng balance sheet, ng past history ng kung anong klaseng kumpanya. Dapat marunong kang bumasa ng kanyang receivable versus sa kanyang total debt and total asset and everything. Kung baga financial statement, dapat marunong kang bumasa. Diba? So, ganun. Pagdating sa mga ilang basic technicalities, katulad nito nga, yung in-explain ko dito, paano ka magwawagi sa stock investing nang hindi kinakailangan maghintay sa pagputi ng uwak? Parang ako sa sarili, mag-value ng time. Bago ka manalo, bago ka maging wagi sa kahit anong klaseng mundo, pag-aralan mo muna, paghirapan mo muna. Mag-spend ka ng much money and time, effort, energy, and bayag bago ka magwagi. Walang kung anong klaseng free sa mundo at walang kung anong klaseng madali sa mundo. Lahat ay kinakailang pagtrabahuhan, kailangan paghirapan. Ngayon, just in case na gusto mong matuto sa akin or easy the way, bahala sa buhay mo, nandito ang aking Alex Sonse Online Masterclass. It's your choice kung gusto mong bumanat yan o hindi. Basta importante ang isipin nyo yung mahalaga. Para nang sa ganon, kulit na ito, sarap daw mag-enroll, sarap din ang price. So, na-guess yung idea, is either way, mas mahal pa nga yung self-study kaysa yung nag-avail kayo ng formal paid training ko, no. Tutusin nga itong aking tuition fee, hindi pa nga ganyan ka-grabe yan kasi may mas grabe pa dyan. Okay, may mas grabe pa dyan. Yung grabe pa na yun, starter kit lang yun, tapos hindi ganun ka-generous yung offer. Katulad na sa akin, isang taon na access, sang ka pa, very generous, di ba? Bukod sa may advanced tayong tool na kung saan ito nakikita mo, ay kasama sa aking Alex Onse Online Masterclass, Alex Onse Pro Dashboard na kin-create, develop ko mismo, dedicated pang-Philippine stock market. Bonus na lang na pwede mong magamit ito sa US stock market, sa Forex, at sa crypto. Kagaya ng ilang mga video na ikita nyo dito sa aking YouTube man o Facebook. Di ba? So, yun. Tapos, ito nga, may mga
special function and features ito na pwede mong gamitin, i-maximize para sa mas malakihang success rate bilang investor, swing trader, day trader, scalper, whatever, sa Philippine stock market man, sa Forex o crypto, gamit ang Alexonse Pro Dashboard. Mag-value ng time!